Mi hermano. Sí, la fulana, el doctor. Bakit? Ano nangyari sa'yo? May tama ako. Kailangan madala ka sa hospital. Hindi pa pwede. Hindi na ako aabot. Dito mo na ako gumating. Bakit ako sa-alisin ako? Tulungan mo na ako. Brad, wala akong gamit dito. Wala akong pakialam. Listo na ako sulyo gamitin mo. Dahil pag hindi mo ako ginamot, bago ako mamatay, ikaw unahin ko. Tumawag ng pulis. At ipahuli na lang natin siya. Mas delikado yung iniisip mo, sweetheart. Hindi natin kilala kung sino yan. Baka pag ginawa natin yun, sinsalain pa tayo ng mga kasamahan niya. Hayaan na lang natin siya makapagpahinga. Pagising niya, pakikiusapan kung umalis na siya. Nag-aalala lang naman ako eh. Samantalang ang tatlo naman ay pinutukan ng baril ang iba pang mga tao sa loob. Tinangkang lumaban ang mga security guards, ngunit binaril ang mga ito ng dalawa sa mga holdoppers. Nabawi ng mga polis ang may 600,000 pisong tinangay ng mga holdoppers sa loob ng shuttle bus na kanilang inagaw. Bago namatay ang isa sa apat na nasawing holdoppers, ay pinagtapat nito sa mga polis ang pangalan ng pinuno ng pangkat na nagnangalang Bir Mamut alias Boy Muslim. Narito ang sketch ni Boy Muslim ayon sa deskripsyon ng mga saksi. Muli po magbabalikan inyong lingkod, Joey Galvez sa panggabing edisyon ng Daily News pagkalipas ng ilang paalala. Ginagawa ng tao dito sa mundo, may dahilan. May dahilan ako kung bakit hindi kita isinuplong sa pulis. Maaaring may dahilan ka rin kaya ako ginawa yung pang-holdup na yun. Sana lahat ng Kristiyano katulad nyo. Huwag kayo mag-alala. Pakagamit rin ako sa inyo. Palang araw. Dok, tutuloy na lang ako. Baka madamay po kayo sa akin. Teka muna, kukuha kita ng damit. Hindi ka pwede lumabas ng ganyan. Madali kang mapupuna sa labas. Ipatawarin mo ako.
Hindi ko na siya itago sa iyong tunay kong pagkatao. Kaya alam ko, darating ang pagkakataon tulad nito na malalaman mo rin kung sino ako. Hindi ko lang nakuha sabihin sa iyo dahil baka lumayo ka sa akin. Hindi ang paglilihin mo iniiyakan ko. Magkaiba man ang lahi paniniwala natin. Pero hindi ang puso natin. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa'yo pag natsambuan ka ng mga pulis. Ayoko matulog ka sa makasama mo. Pinakpan na lang yung dyaryo sa kalsada. At hindi malaking mangyari sa'yo. Kung hindi ka magbabago. Maliit na ang mga ginagalawan mo. Kailangan nyo? Nandiyan ba si Dr. De Vera? Ah, tuloy kayo. Tuloy nyo kayo. Dok, may nag-aanap po sa inyo. Anong kailangan nyo, Miss? Ako si Tessie, yung ikaw ni Boy. Ganun ba? Maupo ka. Doc, pinapunta ako dito ni Boy dahil kailangan niya ng tulong niya. Anong gusto niyo ng tulong? Gusto na akong sumuko ni Boy. Nag-aalala lamang siya na baka siya masalvage. Naisip niya na baka may kakilala kayo na malalapitan niya para sa pagsuko niya. Doc, tulungan niyo naman si Boy, oh. Gusto niya magbagong buhay. So yan. Sir, gusto ko kayo makausap ni Dr. De Vera. Yes, Colonel. Adas, Colonel. Magtara pa rito. May problema ba? Thank you. This is Dr. De Vera. I guess I'm mine. That's all that's left. Major Peralta. Colonel. Major. Napunta ako dito dahil kay Mir Mahmud. Ayas, boy Muslim. May gusto sumuko ng tao eh. Kaya lang, nagdadalawang isip siya, baka masalbed siya. Kaya ikaw ang pinuntahan ko. Kawawa naman eh. Baka pwede natin tulungan. Mabuti pa. Ito tayo kagad. Baka mga pa tayo ng mga polis. Major. Ito ang maging writer eh. Sino ba ito? Yes, sir. Sino ang mga kasama niya? Parang hindi na mailang si Boy. Okay? Okay? Thank you, sir. Okay? Colonel,
Wala kayo nang bahala tumulong kay Boy. Sumuko lang naman siya dahil gusto na niya magbagong buhay. Sana naman, huwag natin pagdamot sa kanyang karapatang yan. Ang kanya ka na yan, ay hindi ko magagaranti yan. Pero ang tama implementasyon ng batas, at ang kanyang kaligtasan, yan ay nasisiguro ko sa'yo. Malaking bahay ang ginawang pagsuko, Boy. Makakagal ang kaso ngayon. Huwag ka mag-alala. Tutuluan kita. Salamat po, Colonel. Salamat sa Major. Doc. Gusto ko lang ko sana makiusap sa inyo kung pwede. Kung kaya ko. Hindi kita pwedeng talihan. Ano yun? Matagal ko nang hindi naigit ang inat at ako. Kung maaari ko sana, sabi nga dito ako. Yun lang pala eh. Maliit na bagay yun. Ibigay mo sa akin ang address at akong bahala. Well, Major, I'd like to take Boy to the interrogation room. Yes, sir. Doc? Boy. Rise up. Ano ang buong pangalan mo? Dear Mahmoud. I'll take over the questioning. Yes, sir. Ngayon, Boy. Ano ang simula o dahilan kung bakit ka napunta sa kinaklasing ang buhay? Nagsimula lahat ng lusubin ng militar ang baryo namin sa Sambuanga. Kasarapan ang tulog ng mga tao noon. Ang mga alas tres ng umaga. Ina? Ina? Ali! Ina? Ina? Sige, nasa? Namisda. Ano, kumain na ba kayo? Ano, hindi kami magtatagal. Naku, magtuloy nga muna kayo. Ang tagal natin hindi nakita. Matatanda ako maski ano at hintayin mo na gano'y kapatid mo, ha? Ay, kapi man lang. Here na. Oo, ang saya ali mo. Ay, here na. Maganda ka nga na nakakain nila. Pagpakulo ka tuloy ng tubig, ha? Ah, oh, yung sandali, ha? Maupo muna kayo.
Ating mga kalaban yan. Ubus na mga rebelde. Tara. Si Ali. Halika, puntahan natin. Sa gobyerno. Noong tama, sinimula niya ng ating mga ninuno. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Diyan, iba lang ka tayo ang ngayon. May pamilya ka na. Kasama kayo makikinabang kung magtagumpay ang pinaglalaban ng MNLF. Ito pa, sinumpa ako bangkay ng kapatid ko. Sa igagan si Kristo sa mga Kristiyano. Ikaw na lang natitirang gabay ng iyong ina sa kanyang katandaan. Kapag wawala ka pa... Hindi. Hindi pa yung tuluto ni Alan na mamatay agad ako. Alam niyang marami pa akong misyon na dapat kong kampanan. Para ang pagpanaw mo.
Tabang! Tabangan niyo kami! Ay, kasasang mo pa tayo! Tabang! 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapatid Nabil. Agad. Ilan lamang sa mga tauhan mo na sugatan. At para hindi kayo nalagasan. Utang natin Gabir yan. Dahil sa kanyang utak at tapang. Ganun ba? Maria. Ang perlas habang ito ay kwinta. Natutuhod ng pagkakaisa. Malakit maliit. Walang pagtatangi. Tayo'y mga butil ng karangalan. Kakaisaya ng ating lahi. Na kailanman hindi pa api. Sama-sama tayo mag-ahawan, magbabagong tatag, magtayakap na tutuklas ng karapatang sagana, matatag at maligaya sa ilalim ng sikat na araw. Mabuhay ang Mindanao! Mabuhay! Mabuhay ang Bansang Moro! Mabuhay! Pinakita mong tapang sa labanan ay gagawin kitang commander ng 30 pangunahing sundalo ng MNLF. Magtukol sa pagtitiwala mo, Chairman. Sinusumpa ko na iaalay ko ang aking buhay sa ilalim ng bandera at batas ng MNLF. Mabuhay si Dear Mahmood! Ridiculous. We have all the means, money, arms, and fighting men. Ang pagsuko ay tanda ng karuwagan. Dapat natin ipakita sa Kristyanong gobyerno na kaya natin pangalagaan ang ating bansa, ang bansang Mindanao. Gagawa tayo ng pag-atakit. Sagot sa negosasyon, sinasabi nila. At ikaw, Commander Reyes, ang mamumuno sa kanila. Sherman. Mga bata! Kunsong! Ano ka mo?
Naramdaman ko kasi wala ka sa sabi ko eh. Dear, mula nang umiito dito sa atin, parati ka na lang walang kibo. May problema ka ba? Wala. Hindi ako makatulog. Dear, alam ko, may inililihin ka sa akin. Sabihin mo sabihin sa akin kung anong gumugulo sa isip mo. Pinugulo ako ng konsensya sa ginawa na may pag-atake sa Basilan. Ang pumatay ng kalaban, nasuot ni Lital, ay isang karangalan para sa akin. Pero ang pumatay ng civilian, ay isang kahihiyan sa pinaglalaban namin. Maraming namatay ng civilian doon, Mirna. Isa yan sa dahilan kung bakit ako tumutol sa iyong pagsapit sa MLLF. Dahil alam kong kapwa natin Pilipino matuting sa lahat. Magpaiba man tayo ng paniniwala. Iisa pa rin dugo natin pinagmulan. Bakit lang kayo magpapatayan? Ngayon, nakikiusap ako sa iyo. Sumuko ka na sa militar. Alang-alang man lamang sa iyong ina. Sa akin, at sa ating magiging anak. Ano ibig mong sabihin? Dear, buntis ako. Ayoko lang sanang dumating ang araw upang anak ting bata wala ng ama. General. Waalaikum wasalam. Tama ang iyong desisyon. Hindi mo sinayang ang pagkakataon ito. Hindi mo binigo ang pagtitiwala sa iyo ng gobyerno. Ang inimini ay hindi isang candy lamang na bibiling sa tindahan pagkatapos ay susubo sa iyong bibig. Ang lahat ay pinag-aaralan. Hindi ako sa'yo, Commander. Na ginagawa ng pangkasalukuyang pamahalaan ang lahat para maibigay sa inyo ang tama ninyong karapatan. Yan naman ang inaasahan ko, General. Magari naman. Ako si Sergeant Beltran ng PC. Kayo ko ba si Bir Mahmud? Oo. Pinasusundo ka ni Colonel Santiago. Tungkol ko saan? Hindi ko alam. Ang order sa akin, sunduin kita. Sige ho, susunod na lang ako. Sumuko ka sa militar. Matatahimik na ang buhay natin. Dear, ba't kailangan ka pang umalis at humawak na naman ang baril? Mirna, alam mo naman na para sa ating mga Muslim, ang baril ay parang kayamanan na dapat pag-ingatan.
Kakampit na ito ng buhay natin. At tungkol naman sa lugar na pupuntahan ko, huwag kang mag-alala. Nasa panik ako ng gobyerno. Kahit anong sabihin mo, papayan pala ng haharapin mo. Paano mo ito? Mga nakakulawala ka. Huwag kang mag-alala. Nandiyan naman si Ina. Hindi kayo papayan nun. Hindi si Ina ang kailangan ko, ikaw. Wala ba akong halaga sa'yo? Kung wala ka ng pagtingin sa akin, kahit man lamang sa magiging anak mo. Ano ba pinagsasabi mo? Pati ba naman patang hindi mo pa napapanganak, eh sinasangkala mo na? Pasensya ka na kay Tia. Mirna, huwag mo masyadong kasamain ang loob mo. Makakasama sa iyo yan at sa magiging anak mo. Hayaan mo na siya kung anong balak niya sa buhay. Narito ako. Hindi ko kayo papapayaan sa magiging apo ko. Nangako ko yan sa'yo. Sabi na siya ni Colonel Mariano ang tungkol sa pagpunta mo rito. Yes, sir. Good. You are assigned to the municipality of Masinloc. Alam mo, masyadong notorious yan dito sa summer eh. As far as NPA activities and supporters are concerned. Ang sabi sa akin ni Colonel Mariano, ang kapasidad mo. Kaya ito ang destino ko ron. Hanapin mo si Mansiso, ang barangay captain. Sabihin mo, na pinadala kita para mamuno sa Civilian Home Defense Unit. Yes, sir. Tingnan to eh. Sir, magsama ka ng ilang tao at yatid niyo si Dermamud sa Masinloc. Yes, sir. Tuloy na ako, sir. Sir? Pakayabot nga ng bote. Dadaan mo naman inumo dyan, oi. Masiso! Hoy! Mga kasama! Ibig kong ipakilala sa inyo si Bill Mamud, isang Muslim at dating commander ng MNLF. Pinadala siya dito mula pa sa Zamboanga ni Coronel Mariano upang maging kasama natin sa ating pangkat. Aba, nadagdagan ng Muslim dito ah. Kaibigan, hindi ka nag-iisa. Tatlo na tayong Muslim dito. Ikaw, ako, at si Benhar. Ayos. Medyo maganda laban. Uminom ka. Sige, salamat. Papo kayo. Kamusta ka rin. Papare. Di, ako lang nag-iisa rito. Informer kasi trabaho ko eh. Pare, sa madaling salita. Chuchu. Magsiso. Sa tingin ko magkakasundo kami ng grupo. Mabuti naman kung gano'n. Basta may problema ka, sabihin mo lamang sa akin. Oo, paano? Iwanan na kita dito. Sige, kami nang bahala sa kanya. Alis na ako, mga kasama. Sige, magsiso. Sige. Sir, pilingin sana ako sa'yo kung papwede. Ano yan? Mas maganda siguro kung doon mo sila may tawag namin sa'yo. Mabigat. Matigas ang dating. Okay ba sa inyo yun? Okay. Kung yun ang gusto ng grupo, kayong bahala. Para kay Bill Muslim! Para kay Bill Muslim! Ni Catherine. Kasi siguro mo? Sigurado ako.
kayo sa akin. Bakit? Naawak rin ba sa mga taong pinahirapan mo? Hindi ko alam yan. Utang ina mo. Wala kang alam. Pero papatayin mo ko. Walang alam, ha? Abot namin. Wala ko kung masyadong inami ngayon eh. Kukunti ho. May sakit na nga ho ang asawa ko eh. Ganoon ha? Oo. Abot na. Ang binigyan natin sa kanila. May tubo pa. Tayo na. Sobra na ang kalangyang ginagawa ng grupo yan. These are direct violations of human rights. I don't want this DU in my municipality. Get rid of Boy Muslims group. Respect to you, but I want you to implement the full force of the law against these people. Sir, you know, ako sabihin ko si Boy Muslim tungkol sa reklaman. Well, thanks to you, Colonel. Alam kong gagawin mo ang nararapat. Thank you. Na si Mayor Di Mano. Sumihiling sa akin. Lalisin kayo dito sa masinlok. Boy, hindi ko gusto ito nangyayari. At ipisip ko man, ay nadadamay. Colonel, lahat ng mga tao pinatay namin ay sumusuporta lahat ng mga NPA. At walang inosenteng tao kami itinamay. Pero ayon sa mga kamag-anakan ng biktima, mga taong nawawala at nakikitang patay, eh walang kinalaman ng kilusan ng NPA dito sa masinlok. Marami ho mga kriminal na hindi umaamin sa mga krimen na nagawa nila. Maliban man lang ho, unahuli sa akto. Ganun din ho yung mga kaso ng mga taong sinasabi ninyo. Tulad ho ni Mayor Di Mano, marami ho kami natatanggap na impormasyon na isa siya sa pinakamalalaking taong tumutulong sa mga NPA. Sa tingin niyo ho ba, aaminin niya yun? Kaya nang huwag niyong gagawin, ang pakialaman si Mayor. Napakalaking gulo yan. At kapag may nangyari sa kanya, ako mismo ang kalaban nyo. Carmen, kung wala na kang sasabi, baka pwede na kami umalis. Sige, yun lang. Pero huwag nyo kakalimutan ang bilin ko.
na yung jeep na yun. Itulag mo. Opo, Mayor. Ano sarap ng kanilang bahay? Nilaboy Muslim? Yes, sir. Kumpirmado na ba ito? Yes, sir. Kontakin mo si Major Sandoval. I want him to get Boy Muslim and his group. Dead or alive? Ano? Supukil ang order sa amin? Oo. Yan ang order ng military. Paano yun, Boy? Pag-ibig tayo. Military pala makakabangga natin. Malamang. Hindi na tayo makakalabas ng buhay dito sa amin. So, paano ngayon yun? Bahala na. O, paano, Boy? Duty pa ako eh. Sige ha. Nato. Bakit? Kasi tulog nga nito. Oo ba? O, sige. Tuloy nga ako ha. Sige. Sige. Naman sila doon eh. Diyan lang sila nagtatago eh. Baka lang may sinitaan, sir. Leche.
nagagaw sa nila. Ina? Ina? Bakit ho? Ano kasalanan namin? Kayo, wala. Pero si Dermamod meron. Nagdala na ho kaming Laranto Bares para sa kanya. Bakit? Anong kasalanan nagawa ng asawa ko? Siya talaga ang mga kasamang Muslim, ang pinaka-wanted na tao sa Samar. Nakatanggap kami ang tawag mula sa Sixth Commander. Sa Sibir, alias Boy Muslim, ay wala na sa Samar. Nag-suspect kami nandito sila. Nagtago sa Samar? Mahigit kaming dalawang taon nagtago sa Samar. Inilis kong huwag silatan ng ina at asawa ko. Parte rin ang pag-iingat. Nagpalipat-lipat kami ng lugar. Iniwasan namin ang gulo. Nung nakahanap kami ng magandang tempo, sumakay kami ng kumpit pabalik ng Mindanao. Noong may 20 ng Mayo, 1982. Balik sa amin. Pwede ba yan? Halika, ipakikita ko sa anak natin. Halika. Sarayda ang pangalan ng anak mo. Halika, Paloma! Mamasyal tayo! Dear, mahaba-haba rin pa lang nawala ka sa amin. Halos hindi mo na si Bebe ng paglaki ng anak mo. Katuloy ang mapalo. Hindi ko alam, Irma. Naipit ang paghahanap sa amin ng mga militar. Lalong hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang buhay ko. Kung nagawa mong magtiwala sa mga militar ngayon, sumuko ka. Bakit hindi ka munang magtiwala sa kanila ngayon? Ka na din. Minsan lang ako magtiwala sa harap ko. Pero hindi habang panahon. Pero nasa kanila ang ikatatahimik ang buhay mo. Kung pagsuko ko lamang ang magiging daan para sa katahimikan ng buhay ko, maghanap na lang sila. Tumadaan sa highway. Pagmula sa asyenda, papuntang sidad. Eh baka naman pag nakuha natin ang anak ni Don Andres na yan, papayaan na lang, hindi na tubutin. Eh di, bulilas ang lakad natin. Maaari ba yun? Eh nag-iisang anak yun. Kaya pang isang milyon na makukuha natin rason dyan. Paano po yun? Kailangan lakad natin.
na natanggap ako magtrabaho sa Saudi. Ano? Naku, baka hindi pumahayag si Ben sa gagawin mo. Ina, hindi ko na ho binibigyang halaga ang desisyon ni Ben para sa amin mag-ina. At tingin ko naman ho, wala na akong hinihintay sa kanya eh. Ina, lumalaki na si Suraida. Kailangan paghandaan kong kinabukasan niya. Namin ang sumil. Kapalit ang buhay mo. Ay, wala naman kaming ganun kalaking halaga eh. Sinong lulukoy mo? Halos lahat ng pera rito sa buwaga. Kinakot ang papa mo. Maliit na parte lang yan ang kayamanan ng papa mo. Nakailangan namin. Sige, tali na yan. Halika. Magpapadala ako ng sustento para sa kanya. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan ako po. Pag-inap ka sana sa pupuntahan mo. Lali kang tatawag kay Ana. At sana ito tumaya kayo sa lahat ng gagawin. Salamat, Ina. Akong magbigay ng malaking pabuya. Huwag kayong mag-alala doon, Andres. Hindi kami titigil hanggang hindi namin nakikita ang inyong anak. Salamat. Hello. Ako ka si Don Andres. Sino ito? Hindi mo na kailangan malaman. Nasa amin ang anak mo. At kailangan namin ng 1,000,000 piso. Kapalit ng buhay niya. Hindi ganyan kadaling halapin ang halagang hinihingi ninyo. Nasa na aking anak? Hindi maano anak mo.
Kung dadalhin mo ang halagang, hinihingi namin. Dalhin mo sa barangay Tumaga. Alas 12 ng tanghali. Bukas. Tandaan mo. Huwag mong sasabihin sa mga otoridad kung ayaw mo meron mangyari sa anak mo. Sabi Don Andres, kailangan nila isang 1,000,000 piso pantupo sa aking anak. Sundin nyo lahat ang gusto. Hindi na lang tayo pumunta sa Manila. Mayroon akong kaibigan doon. Isang membro ng Third Gang. Aba, para tayo nakasandal sa pader doon. Bakit kayo lang? Sama rin ako. Ala. Nasaan ho anak ko? Nandiyan sa kwarto.
ka makalawa papuntang Saudi para magtrabaho. Dear, siniyagaw ko na siya dahil naisigyan ko ang kalagayan niya. Babae rin ako. Nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman niya. Ng perang to para sa kinabukas ng anak ko. At pag nagkaisip na siya, huwag mong sasabihin na buhay ang kanyang ama. Anak, bakit? Basta, gawin niya gusto ko. Sa kanila. Sige, pumasok ko na sa... Boy, pwede mo binarin. Marami pang oras bago sa mamatay. Boy, mayroon na magkentuhan yun. Alam kong walang mahirap sa akin. Alam. Relax ka lang. Discarte ni Boy yun. Bueno, para sa akin eh, palagay ko kailangan mag-usap muna kayo. You have to read the common documents to have for everything. Bueno, thank you, Judge. Salamat sa inyo lahat, ha? Salamat sa inyo. Thank you very much, Mr. De Vera. Thank you very much. Thank you, ma'am. Okay, good night, ha? Good night sa inyo lahat. Good night, sir. Bye-bye. Thank you.
Roland. Marami ako nakunta ng ibang bansa. Sumami rin ang aking contact. Nung pumunta ako Indonesia, noong August 17, 1985, ay may pinatumba sa akin na tao sa halagang 3,000 dolyares. At yan ay sa utos ni Rashid Halul. At pagkatapos noon, ay may pinatumba pa siyang 2 tao sa akin sa halagang $23,000. Pagkabalik ko, galing Indonesia, November 10, 1985, ay kinontak ako ni Ganduli Moret para itumba ang Libya Deputy Minister ng Muslim Affairs sa halaga ng $50,000. Nang magbalik ka sa Pilipinas, sumama ka ba sa dati mo kasamahan? Insan ang balak ko. Kaya lang nabalita ko kay Abdullah na si Jimmy raw ay nampatay na sa inkwentro ng mga Quezon City Police. At si Roland naman ay natimbog na, nakakulong sa munti, habang buhay ang sintensya. Si Abdullah lang ang tinatnang ko nakatayo. Nawawal pa mo, wasak na ang grupo mo. Anong ginawa mo? Nakatira nun ako sa munti, kasama ko si Abdullah. Doon ko nakilala si Sergeant Vasquez, isang Tisha Wolf. At isang tao na nangangalan na Freddy. Natataon eleksyon nun. Pero silang gusto ipatrabaho. Salamat po! Mga kaibigan, mga minamartin sa ganito, ang taon to, ang siyang uugit sa ating pamahalan, bago ang lahat ay magkaroon ng kabuhayan. Salamat ulit kanina. Wala yun. Dapat lang sa kanina.
nila yun. Kaya lang nakakaawa yung tatlo. Hindi nga ako galit eh, sa mga taong magnanakaw. Kaya susunod, mag-iingat ka. Marami nga yung mga taong hindi magagandang trabaho. Siya nga pala, ako si Dear Mahmood, alias Boyeng Slim. Slim ka? Siya nga pala, kaibigan ko si Freddy. Pumasok muna kayo. Sige, susunod na lang. Ito nga pala yung pinamili mo. Salamat. Iwasan ko pangiging puso mo, Mon. Mas maayos pa yung hit and run. Wala kang sabit. Hindi ko pwede gawin sa testi yun. Ibang klase siya. Kung gusto mo, magawin natin siya. Para walang problema sa magulang. Hindi na kailangan umabot sa ganun. Wala naman akong problema kay testi at sa pinsan niya. Ang problema ko, pera. Matagal-tagal na rin ako nandito. Agad na bulsa ko. Kanino ka tayo? Ed, may gusto kayong i-order? Anong order ninyo? Hindi na. Hindi na. Sige. Ito na pala, boy. Bila ka tayo. Saan? Sa pasay. May malaking orange tape doon. Puno ng tulyaro. Ed, hindi basta-basta yung inaambisan nyo. Kailangan natin pag-aralan mabuti yan. Kung gera sa Mindanao, hindi ako natumba. Kailangan sa binabalak nyo. Chuck, tumbog ako. Boy, malaking tiwala ako sa'yo. Kaya nga, ito ang pinagsabihan ko eh. Alam mo ito, matagal na namin tinupost yan to. Titirayan na sana namin eh. Mabuti nga, inabot mo eh. Boy, di ba kailangan mo ng pera? Pagkakataon mo na magka-atis. Bato-bato. Pag tumatrabaho ako ng tao, alam ko kung anong oras, anong araw ko siya dapat trabahuhin. Nang walang sabit. Pero din sa binabalak nyo, palabo, labas na ako dyan. Hindi ko rin na yan. Thank you.
Wala akong pera dito. Anong putang na ako? Wala. Ah, wala ha? Pag-iwi kami sa pera. Maawas mo kayo sa amin. Hindi mag-alala. Pera lang kailangan namin. Ito ka, babaro nyo daw. Bakit yan? Ikat ito. Magkano kaya natin matutulak to? Tingnan ko nga. Ang laki ng battery ito ah. Oo nga. Mukhang mahal ang mapagbibilan ito. Palagay ko nga. Pwede bang ibalatin nila sa akin yan? Pwede ba ibahas nila sa preti ko to? May pagbibigyan lang ako. Siguradong kaya pwede mo na ibibigay yan. Sinong pwede na naman yun? Bakit boy? May nasa kote ka naman ba? Pagkapuog niya, tinig ka na naman, ha? Boy, kailangan mo rilakan natin. May pinupostihan kami ni Freddy. Banko. Eskolta. Mukhang punong-puno ng ponte. Saka, sa tingin ko maluwag ang dating. Mukhang madaling pasukin. Sa'yo. Ang ganda nito. Ang laki ng bato. Binili mo ba ito? Hindi. Bigay sa akin ng tina ko. Kaya inibigay ito sa'yo. Ganda ng pagmamahal ko sa'yo. Pag-iingatan ko ito at mamahalin. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Pasalamat ba kung sa'yo lalo't kailan lang tayo magkatagpo. Alam ko ikaw ngayon inumutuwa. Pero, minahal na kita at sumama ko sa'yo rito. Bakit? Anong gusto mong malaman po sa akin? Wala. Katulad ng kung anong trabaho mo. Isa akong mamamatay tao. Holdapper. Nag ako ano nang sinasabi mo.
Saan ba pwede magbukas ng bagong account? Doon po sa table na yan. Hanggang daw! Tama! 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 Ikaw! Punta ka! Ako! Saan ang bol? Saan ang bol? Ito dino. Go! Go! Ano kaya ko po dyan? Wala ho! Wala! Thank you.
ng parusa ng batas. Kung kailangan, dito ako magsimula ng pagbabago. Handa na akong harapin. Doc, Major, Colonel, marami kong salamat. Wala kang dapat magsalamat. Dahil sinid lalagay na kaibigan mo. Sir, take it to the socket. Yes, sir.